Magka-party na! Halina't sumayaw sa ilalim ng araw. Mag-chowking halo-halo na. Haluin ng sabay-sabay. Nag-umapaw. Pabaw sa ka. Nag-uumapaw. Pabaw sarap. Nag-umapaw. Pabaw sa ka. Nag-uumapaw. Pabaw sarap. Hey! Chowking halo-halo. Umaapaw ang sangkap at milky sarap. Mmm! Apaw sangkap, apaw sarap. 50 lang. Araw, umaga, gabi sa inyong lahat. Nakapag-create ulit ako ng panibagong sharing sa inyo na alam ko na makakatulong ito sa inyo. Kaya ngayon ang sinasabi ko sa mga nakaraang video ko, execute. Kasi kapag napakinggan nyo yung video na ito, tapos hindi nyo naman in-execute, siyempre, kayo rin naman yung makakapagpatunay niya. So, ayan. Ang mission ng aking kinishare ng IMG o International Marketing Group is financially literacy. And 10 million financially educated families by 2025. And yung book sa baba, kung gusto niyo mag-avail ng book na yan, e-book, i-send nyo lang sa akin, mag-email lang kayo sa akin para ma-send ko sa inyo. Mabasa nyo rin. So, yung pag-uusapan natin ngayon is yung building wealth and asset accumulation. So, and the effect of taxes and inflation on purchasing power, the wealth formula, cost of waiting, mutual fund, saka rate of return. So, ayan, ako nga pala uli, si Michael B. Maneklang, isa ako sa financial educator ng IMG, isa rin ako sa entrepreneur, o investor ng IMG. So, ayan. Bago tayo magsimula, palagi nating ginagawa,
Siyempre, huwag niyo akong kakalimutan na i-like, i-comment, saka huwag niyo kalimutang i-share, subscribe, saka click yung bell para sa mga update na video. So, ayan. Pray muna tayo. True Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. Today, I ask you to bless me so I become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have. I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the Lord. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. So, sana natin understand how money works. So, paano nga ba? Ano ba yung pagkakaintindi natin, lalo na dun sa mga nasa age 30, 40, 50, yan. Siguro sama na natin yung 18 to 20. Ano ba yung pagkakaintindi natin dyan, how money works? Kasi minsan, gaya dun sa una kong presentation, kailangan nating tayo ang magtrabaho para kumita. Which is yun naman talaga yung ginagawa natin ngayon, di ba? Itatrabaho tayo para kumita ng pera. Pero syempre, pagdating ng retirement age natin, dapat yun ang pinaghahandaan natin. Kasi dapat yung pera naman ang magtatrabaho para sa atin. Syempre, marami ang tatanong, paano? So, ito yung mga simpleng formula na kailangan nating i-apply. Siyempre, hindi lang naman ito pang mayaman kasi ito yung formula na ito, ito yung ginagawa nila. So, kahit na tayo ng mga nasa mga middle class o low classification ng parang yung estado ng buhay natin, kaya rin natin siyang i-apply. So, simple lang naman, sabi niya dito, yung money, kailangan sasamahan natin ng time. Tapos, dapat, alam natin yung rate of return. Siyempre, dapat alam din natin yung inflation. So, dapat, ang equal niyan is wealth. So, gaya natin, gaya ko nung una, nung hindi pa ako o kami nag-join sa IMG, syempre, yung sa ganitong klase ng formula is wala din kaming ka-idea. Ang iniisip din namin, kagaya nyo, na pangmayaman na formula lang yan. So, dito kahit na maliit na bagay, maliit na halaga ng pera mo, kaya mo yung itabi sa araw-araw. So, sa mga nakaraang video na share ko sa inyo, makikita nyo naman doon ko ano yung mga kailangan nating i-classify. Ano ba yung mga hindi natin dapat patuloy na gagawin para makapag-save tayo. Yung mga bibili natin, yung mga hindi naman kailangan, di ba? Siyempre, ano kayo makapag-save? So, ayan. And understand how money works din, yun nga, yung time, siyempre, pag doon sa may mga iniipon ngayon, nakalagay yan sa ATM, nakadeposit yan, nakalagay sa bangko, kung saan man, sa ibang klase ng investment. So, dapat alam natin kung ano yung pinakahalaga ng cost of waiting. Kasi baka mamaya, hindi natin namamalayan
Hinihintay natin na yung pera natin, ang alam natin, malaki na, pero sa dulo natin malalaman na wala na pala, yung bawas na. Ibig sabihin, imbis na tumubo, lalo ka pang nabawasan. So, yan yung dapat magkaroon tayo ng kaalaman. Yan yung kung bakit ang kapursige si IND na makatulong, na makapag-educate ng mga families, lalo na yung mga nagsisimula pa lang sa 18 years old, nagtatrabaho, na pwede na kumikita na, siyempre, maturuan sila hanggat bata. 5 years old na, pwede na yan eh. Diba? Makapag-invest, maturuan mo na mag-invest, mababang halaga lang. Ganun lang, kasimple. So, tuturo ko sa inyo. Understand how money works. Kung mapapansin nyo dito sa ano na to, na presentation, na video na ginawa ko, makikita nyo merong nahati sa dalawang dadaanan. Isang early at saka isang later. Ito, realidad na buhay kung bakit ko siya na naisipan na ito yung sample. Parang sinasabi natin kung sa ngayon na sitwasyon, tatakbo tayo ng ganito o lalakad tayo sa dalawang dadaanan na yan, meron tayong mga nakakaugalian na sinasabi na sa alam mo na yan, hindi pa naman yan importante, dito muna tayo. Minsan, yung mga Pilipino, ganun eh, di ba? Akala natin yung hindi importante, yun pala yung pinaka-importante. So, mapapansin nyo dyan, silang dalawa, parehas merong investment na 20,000 na merong 6 na taon na pagsasave na dapat kikita sila ng 120,000, di ba? Na merong parehas na 12% Ayan, na merong parehas na 12% na interest. So, yung kikitain nila pagdating ng 60 years old or sa atin, tayo ngayon, kung nasa edad tayo ng 40, 50 pataas, na talaga yung totoong mangyayari, eh, di ba? 60 years old yung retirement age na talaga natin. So, kung 60 o mas maaga pa ng konti, mga 54, kung gusto nating mag-retire ng mga ganyang edad, dapat meron na tayong inuumpisahan ngayon. Yun yung kung bakit ko siya ipinupush sa inyo. Kasi, doon yung ano yan, doon yung mararamdaman kapag nag-exit na tayo ng work, lalo na yung mangyayari. Siguro, kung mangyayari man yun, ilang porsyento lang. So, hindi naman ibig sabihin hindi ka matutulungan. Matutulungan ka, pero yung gusto mo na gawin mo para sa sarili mo, sa retirement age mo, hindi mo na yung magagawa kasi limitado na lang ang hawak mo. Sabihin, limitado yung kakayanan mo na magawa mo yun kasi kulang ka na sa financial. Yun yung sinasabi natin. Kung mapapansin nyo dyan, yung early, bakit pagdating niya ng age 60 niya, 7,651,010 yung amount ng pera na makukuha niya. Si 60 years old, bakit 3,876 lang? Ang laki ng diferensya, di ba? Kasi dito tayo, sa dalawang to, sa dalawang araw na may nakalagay, ito yung early, yung maagap,
yung nag-umpisa ka agad, nag-execute ka agad. Si later, dyan pumapasok yung gaya na sinabi ko kanina na wag muna. Yung term na no kasi, yung procrastination, hawakan na yung position nila at saka yung naipon nila is sapat na. Kasi yun nga yung sinasabi ko kung ano ba yung halaga ng mga kinukuha nilang mga pagtatabi o pagsisid. Doon lang nila malalaman yan sa dulo. Kaya nga, di ba, sabi ko dun sa nakaraang video ko, aralin nyo maigi yung mga kinuha nyo mga sinisid yung pera. Kasi baka mamaya, bis na lumaki yan, lalo pa kayong sasamaan loob kasi bakit ganito, bakit ganyan, di ba? Ganun eh. Kaya dapat maging maingat. Dapat ganun yung mangyayari sa atin. So, ang nangyayari dyan, yung early at saka yung later, ang pinaka-difference nyan, malamang 6 years yung pagitan nila. Malamang nag-delay ito ng ito. Si later, nag-delay. Bago. Late na siya nagsimula. Late niya na na-realize na tama pala, dapat pala nagsimula na ako. Yan yung kung bakit ko ito gustong ipaintindi. Kasi syempre, kaya nga lang sabi ko kanina uli, ulit-ulitin ko, magpasalamat tayo, na-bless tayo kasi meron tayong mga permanenteng trabaho ngayon. Or nasa ibang bansa tayo, yan. Paano pag wala na tayo sa ibang bansa? Paano pag wala na tayo sa regular na employment natin, di ba? Hindi naman habang buhay nandyan tayo. Kahit na sabihin mo na nasa ibang bansa ka, isa ka ng yung permanent address na doon para talaga sa kanila, hindi mo pa rin masasabi kasi ibang bansa yan eh, iba naman yung talagang kung saan ka lang galing. Dapat isa yon sa makikita din ng mga kababayan natin na akala nila safe na sila kasi marami pa silang hindi nalalaman. So, yun yung dapat maintindihan nila. Sa mga nanonood ng video na to, kung mapanood nyo siya, huwag nyo siyang skip ng skip kasi may mga bagay na mapupulot kayo. Ganyan yan. At maia-apply nyo sa sarili nyo. Sa mga anak nyo nga na 5 years old, pwede nang turuan yan. Lalo na yung mga long term. Ay yung mga investment na mabababa lang yung annual. So, dapat maging ano tayo sa panahon ngayon kasi lahat nagbabago. Yan, the power of compound interest. Sa mga video na share ko sa inyo, nabanggit na natin to. Sabi nga ni... Ito lang ang ano eh. Ito si Lolo... Si Lolo Albert Einstein. Malamang nung nakuha niya yung formula na to, naikaskid man o naishare niya sa mga pinakalululuhan natin. Kaso nga lang, hindi siya nakarating sa atin ng maayos. Kaya ang karamihan sa atin, ang alam natin kapag nag-invest tayo sa ganitong vehicle, safe na tayo. Safe na yung pera natin. Pero hindi na natin nalalaman na meron palang mas maganda pa pa. Pilihin ko, o ano man yung meron sa inyo ngayon, reviewin nyo ngayon. Kasi baka mamaya, meron kayong hindi nakikita. So, kung meron na kayo yan, hindi masama na umpisahan nyo din to. Kasi, doon yung mapagkukumpara yan eh. Pagdating nyo ng dulo, wala. Masasabi nyo, tama nga naman yung mga napanood natin sa video na yan. Siyempre, ang sinasabi niya dito, yung kung paano natin malalaman na yung pera natin, ikikita sa ganung halaga. Ang sinasabi niya, yung 72 divide mo sa interest rate equals number of years to double your money. So, meron ako yung papakitang mga percentage na dapat makita nyo maigi. Kaya dapat huwag kayong aalis kasi
nami-miss niyo yan. Yan. Ito yung formula ni Lolo Einstein. Yung rule of 72. Meron daw 4%, meron daw 4% na binibigay ang isang behikulo na pinaglalagyan natin ng pera, na dodoble yung pera natin sa loob ng 18 years. O, balikan natin yung kanina. Tingnan mo to, 72, kunyari, ang pera mo sa isang taon, percent. Tingnan mo, sample, 29 years old, nag-invest siya ng 100,000. So, kung kukumpitin mo yan, 72 divide 4, ang mangyayari sa kanya, yung pera niya, dodoble ng sa 100,000 na in-invest niya, dodoble yan sa loob ng 18 years. So, kung 47 years old na, dodoble ang pera niya, kung in-invest niya 200, yan, yan, dodoble yung pera niya. Eh, sa tingin mo, buhay pa tayo niya? Siyempre, hindi na, di ba? So, sayang yung mga pinagdadalhan natin sa mga pinaglalagyan natin ng pera sa mga vehicle na hindi natin nalalaman ng tinatakbo. Ayan. Meron pang isa. Ayan, 65 years old. Dodoble daw ang pera niya. Kaso, nasa halagang 400,000 lang. Yung 29, 100,000. Sa 4% interest, yung 47 years old, 200,000. Sa 4% interest, pati 65 years old. So, yung isa naman, yung isang bilikulo, nagbibigay siya ng 8%. So, ulit-ulit, 72 divide 9, divide 8 equals 9 years. Ibig sabihin, every 9 years, dun dodoble ang pera mo. Kinikita ang pera at lack of financial education kayo. Maniwala kayo sa hindi. Ang perang hawak nyo ngayon, kapag hindi niya na-control, mawawala lahat yan. So, sayang. Sa mga nag-i-invest sa mga stock market na yung mga sumisikat na yun, dapat kung kumikita kayo dyan, sabayan nyo yung education. So, kasi pagka dumating sa punto na yung ini-invest nyo, na mabilis nyo yung kinikita, ay nakukuha nyo kaagad. Doon kayo matakot sa isang banda. Kasi, hindi naman yan hamang buhay, ganyan. Ay, hindi naman pamatagalan, ganyan ang kinikita niyan. Kasi, ano yung assurance nyo na sa mga anong klaseng company siya tumatakbo? Diba? Baka mamaya, hindi nyo naikita, matakbo siya sa mga mabibilis na kumpanya, eh big pagdating din sa ilang taon, biglang babagsak yan, di patay na. Di sama-sama, babagsak tayo lahat. Lahat ng mga investor, di ba? Katulad nung sinabi ko nung nakaraang video, yung sa bumili ka ng itlog, di ba? Eh isa lang ang pinag-i-invest na mo, bumagsak. Siyempre, lahat yung bagsak lahat. Hindi siya nakadiversified. So, ayan. Meron pa palang isa na nagbibigay ng 12%. So, kayo, alam niyo ba yan na may nagbibigay ng 12% na interest? Ako, at totoo, ngayon ko lang din nalaman to noong 2019. Kasi, kung ako ngayon na sa mga nanonood na to, ang isip nga nila is yung duda, wag muna, susunod na yan, hindi naman yung priority. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, maling-mali ang mindset na ganun. Kung hindi nyo gagawin, na i-share ko sa inyo. Yung 72, divide mo sa 12%, 6 years, every 6 years, dodoble yung pera mo. Kung nagsimula ka ng same age, tingnan mo same age, nakita mo yan? Tingnan mo, noong 29, parehas kayo, 100,000. 35, mas bata pa to, 200,000. 41, 400,000. 47, 800. 53,
1.6 million, 59, 3.2, 65. Ito yung sinasabi ko. Pag dumating tayo ng 65 years old at inumpisahan natin to ng mas bata, nako po, masasabi ng mga anak sa magulang, malaking pasasalamat nila yan kasi namulat sila dun sa tama. Ito yung maganda, lalo na ngayon sa mga nag-iedad ng 50, 60, hindi pa huli, di ba? Hindi pa huli yan kasi kahit paano, meron ka pa rin makukuha dyan. Hindi katulad nito 8%, pagdating mo ng 65, eh yung 1.6 million pang 53 years old ng 12% na interest, di ba? Malaking tulong yung ganitong klase ng kaalaman. Sabi nga ni Ellen, kung yung 4% at saka 8%, at 8%, 4% lang halos yung nagiging different sila. Nakikita mo yung 12%, di ba? Halos 6 times, 16 times. Dapat maging maingat kayo. Sabi nga ni Lolo Einstein, it is not enough to save money, we need to grow it. Huwag natin yung patulugin sa mga vehicle na bahala kang tumakbo dyan. Pagdating sa dulo niyan, hindi mo namamalayan, nababawasan na pala yung ini-invest mo. Diba? Yan. Yung isang masakit. Madi-discuss natin yan din dito. Makikita niyo mamaya. So, yan, inflation. So, dapat, kasama din sa mga iniisip natin to. Lalo na yung mga nagsisimula mag-invest. Diba? Dapat kasama yan. Sabi niyan, a general increase in prices and fall in the purchasing value of money. Sabi nga nung, so yan, yung bigas, di ba, nung 2003, makikita mo kung ano yung malus sa'yo every year. Ayan. So, dito ko ito kinuha sa malaking halaga. Paano pa kaya? Ibig sabihin, kapag mababa to, mababa din ang loss mo. Pero kapag mataas ang nilalagay mo, lalong lalaki ang loss mo. So, tingnan mo ha. Sabi niya, paano? Kapag nag-invest, tumubo ka na. O kumita ka na. Per year yan ha. Per year. So, dyan, hindi yung pumasasabi. Okay, tingnan mo ha. Siyempre, may sasama natin dyan yung less inflation at 5%. Sabihin na natin, 30,000, 60. I-multiply natin yan dun sa, nadidibide natin yan dun sa 5%, di ba? So, 1.5 yung automatic na mapapawas, di ba? So, magkano na lang yung kikitain mo sa loob ng isang taon? 28,560. Ang laking pera na ito, di ba? Paano kung malaki pa lang malaki yung nilagay mo dun sa mga vehicle na hinayaan mo lang na sila yung magpatubo, di ba? Ito yung sinasabi. Kasi ito yung sinasabi na lack of education. Hindi ibig sabihin, hindi tayo nag-aral. Ganun yun. Ang sinasabi lang, ilang ang kaalaman natin pagdating sa pag-handle ng pera. Kasi nga, kung nasa mindset natin, sige, larga dito, larga dyan, yan. Ganyan yung mindset natin eh, di ba? So, kaya minsan, nasasabi natin, pangmayaman lang yan. Bakit? Eh, pwede naman pala natin i-apply yung formula nila. So, walang, parang sinasabi, walang sinisino yung formula na yan. So, masasabi mo ba dyan na win ka? Sa tingin mo ba, win ka dito? Eh kapag ka ganito ang pera mo na sa loob ng isang taon, yan na kaagad yung natalo sa'yo. Paano pa kaya yung mga susunod na taon? Tingin mo ba 30,000 pa rin yan? Siyempre hindi na. So dito pa lang sa ganitong klase na pinaglalagyan mo ng pera sa vehicle na yan, talo ka na. So, ayan.
ulitin ko ulit. Si IMG, tinuturo niya ang edukasyon pinansyal. Tinuturo niya rin sa atin kung saan tayo tamang maglalagay at nag-iinvest ng pera. Yan yung itinuturo niya. So, dapat dito sa ganitong klase ng example, ma-realize nyo na oo nga. Kasi kapag ang na-realize nyo, jok-jok lang yan. Wala mang. Pagdating sa dulo, kayo yung magiging jok-jok. Yan. So, yan. Sa mutual funds, may tatlong concept. Yeah. Nakikita nyo ba yung mga company na yan? Yan yung mga blue chips company na talagang malaki ang ano, yan yung mga company na hindi yan basta-basta babagsak. Yan. Halimbawa, nag-invest ka, meron dyang isang bumagsak, sa tingin ba yung in-invest mo mawawala? Siyempre hindi. Hindi yan basta-basta mawawala. Kasi na-diversified yung pera mo. Ganyan si mutual fund. Hindi niya yung i-invest sa isang basket lang o sa isang vehicle. Ini-invest na yan sa mga iba't ibang basket o vehicle para yung mga investor, hindi sila matatalo. Kumikita pa rin yung pera nila. So, yung tatlong concept, yung concept number one is ownership. Yung number two, number of shares. Long term. Yan, mga pang long term yan na mga blue chips company. Uulitin ko uli. Sa mga nagtitrading, dapat maging kung ginagawa niyan, maganda yan. Pero dapat dagdagan nyo, samahan nyo ng financially educated. Kasi para habang kumakabig kayo ng kumakabig ng mga pera dyan sa mga ipinag-iinvestan nyo sa mga online investment, na ilalagay nyo na siya ng tama. Pagka yan, hindi nyo nilagay ng tama sa tamang vehicle, maniwala kayo sa maniwala, mawawala din yan. Kasi hindi nakaporma ng tamang pundasyon yung mga nakukuha, nakahamin nyo, di ba? Yung nakukubra nyo. So, ayan, may ownership. Siyempre, kunyari, ikaw, nag-invest ka. Isa ka sa mga, sa mga stockholder ng mga yan. Number of shares. Lahat yan, meron ka, sigurado, magkakaroon ka. Long term yan. Siyempre, mga company na yan, hindi naman yan basta-basta mawawala. Kaya huwag kayong matakot kasi huwag yung isipin na makatulad tayo dun sa mga na-scam na mga ano. Siyempre, panahon yan. Kung kayo nagmadali, kaya nga sabi ko kanina, di ba? Kung magmamadali kayo na kumita ng pera, asahan nyo yung magiging kapalit niyan. Mawawala din yan kasi nga kulang sa kaalaman. Ayan. Tingnan nyo to. Yung money ko sa 2550, so siyempre part ng money revision, naging 300 gain after 6 months. So yun yung sinasabi ko kanina. Hindi ka dito masisiro. Talagang bumababa lang normal kasi yung part ng inflation. So, kung titignan mo yung 18 shares mo, 50% over 6 months or 8.33% per month. So, yan yung katandang insurance, di ba? Yung mga policy, yung sinasabi ko eh. Dapat maging aware. So, ayan. The advantage of mutual funds. So, professional fund management. Diversification, yan, nag-diversify yan sa mga company, ayan, yung mga nasa likod ko dyan, yan nag-diversify yan. Liquidity, okay, mag-alala, liquid yan, pwede mo yan withdrawin in case of na emergency. Pero, gaya nga dun sa sinabi ko sa mga nakaraang video ko,
Kailangan ng investment, hindi mo yan winiwithdraw basta-basta. Dapat meron kang sinisimula ng magandang pundasyon. Yun yung long term. Para pagka nag-iipon ka, habang nag-iipon ka, hindi mo basta-basta magana lang kasi ano yan eh, ito yung gagamitin mo pagdating mo ng tamang panahon, di ba? So, low investment minimum, di ba alam? 1,000 pwede na mag-invest. Okay, sinasabi ko sa inyo. Yung sa Soldibo, 1,000 pesos, pwede ka na mag-invest dyan. So, sa halaga na yan, monthly, pwede ka mag-monthly ng 1,000. So, malaking bagay pa ba yun sa inyo? E pwede mo lang sa mga nagtatrabaho, pwede mo lang ano yun eh, itabi 500 per month. Oh, mag-invest ka na ng 1,000. Siyempre, bago ka makapag-invest ng 1,000, kailangan mag-aral ka muna. Aralin mo muna. Kailangan maging financial educated ka muna. Siyempre, kapag naging financial educated ka, kailangan mag-execute ka. O, saan ka yan makakapasok niyan? Ganyan siya kasimple. So, ease and convenience. Siyempre, saan ka mo makakakita? Online, di ba? Tayo ngayon online na. Marami na ngayon nagsusulputan na online. Darating yung araw, puro online na yung mga transaction natin. So, dapat na ano, magising tayo dun sa katotohanan kasi hindi pwedeng yung meron tayo ngayon, yung pa rin yung bit-bit natin dun sa dulo. Dapat hindi na. Kasi nagbabago lahat. Exceptional past return, di ba? Dahil naman kasimple. So, dahil nakita na natin si Ismail, ibig sabihin, nakatapos tayo. So, sana yung mga senior ko, marami kayong napulot na pwede nyo i-apply sa sarili nyo buhay. Lalo na yung mga nakikinig sa ibang bansa, na nakatulong ako sa inyo. Ang mga nandito lang sa Pilipinas, sa ibang lugar, nakatulong din ako sa inyo. Ano man yung na i-share ko na sa video na to, dapat mag-execute kayo. So, ayan, ang gaya ng mga video ko, sinasabi ko lagi, ito yung dashboard ko, ayun yung investment na sinasabi ko, ayun yung 1,000, so, Fidelity Life, no? Kasama tayo sa Fidelity Life, ang Fidelity Life, uulitin ko, para siyang St. Peter. Kapag nag-member ka kay IMG, mag-a-add ka lang ng 500. So, ibig sabihin, lifetime ka na dito. Magiging lifetime ka kung i-renew mo yung account mo. Ganun lang naman yun, di ba? Gaya ng paliwanag ko sa kanakaraang video, para lang tayo nasa SNR. Kung gusto natin maka-avail sa mga produkto nila, kailangan member tayo. So, dito, kung titignan mo yung mga meron ka na, yung masasabi mo ba na lugi ka dun sa mga pag-execute na ginawa mo, di ba? O, tapos covered ka ba ng Everest Memorial, di ba? Concierge. So, Manila Bankers, o, covered ka na, 100 personal accident insurance. Yung nagsasalamin, kung nagsasalamin kayo, yung dalawang premium sa loob ng isang taon, free na yan. So, ano pa ba yung hindi nyo nagugustuhan dito sa dashboard na to? Kung nasabihin nyo na baka mamaya pinapakitaan ko lang kayo yan, hindi. Kumatanggi yan ng MO. Yan. Membership of Orientation. I-message nyo lang ako sa email na makikita nyo mamaya. Para ano, i-viber niyo ako o i-ano niyo ako sa Facebook para mapag-usapan natin kung gusto niyo talaga makita. Simple lang naman yun, huwag kayong mag-alala. Pag patungi kayo ng MO, hindi kayo doon pagbabayarin agad. Nasa sa inyo kung paano kayo mag-execute. Ang importante, maibigay sa inyo ng partial yung kaalaman na dapat matutunan niyo kaagad at malaman niyo. Maraming salamat sa pakikinig nyo.
na sa video na to, makatulong ako sa inyo ng malaki. Ito yung email ko. Paki-type nyo lang yan sa inyong Google. Viber nyo lang ako. Huwag kayong mahihang mag-Viber. Text nyo ako dyan. Ayan yung Smart, ayan yung Globe. So, kita-kits tayo para mapag-usapan natin na kung paano natin masisimulan. So, maraming salamat sa inyo. Sa susunod na video uli, huwag kayong magsawa na party na. Bilang sumayaw sa ilalim ng araw, mag-chowking halo-halo na, haluin nang sabay-sabay. Nag-umapaw, nag-uumapaw, nag-uumapaw, sarap. Chowking halo-halo, umaapaw ang sangkap at milky sarap. Apaw sangkap, apaw sarap.